Sabi nga, wala sa panlabas ang katangian ang buong pagkatao ng isang tao. Kaya ano bang meron siya o nakikita lamang ng iyong mga mata, hindi dapat hinuhusgahan dahil malay mo, ang kanilang buhay puno pala ng kulay. Yan ang kwentong inalabi, Darlene Kai. Banat ng karamihan, 2023 na. Kaya ang napupusuan mong looks and fashion, i-flex mo. Sa mga kagaya ni Chari, ang kanyang pananamit and style ang way of expression niya. Pero ito rin ang kadalasang tampulan ng tukso sa kanya. Monochrome, more on black. Tapos yun, nialagin ko na siya ng onting twist ng color, pero more on dark outfits kasi ako. More on, ano lang, weirduhan. On my physical appearance, padadaan ka, may magsisigaw sa'yo, like, tatawag sa'yo na kung ano-ano. Someone called me monster, halimaw. Ang balat kasi ni Chari may dark skin pigmentation. Inborn siya. So, pinanganak ako, meron na ganito. Nung baby ako, lumalaki lang siya. And then, nag-stop lang siya, siguro mga teens ko. It's a dark pigmentation daw. Tapos, pina-check up yung internal health ko. Wala naman daw ko. Ay, kumbaga, wala naman siyang sakit. Wala akong sakit. Hindi siya nakakahawa. Ayon sa dermatologist na si Dr. Crisanda Hamora, isang uri ng skin condition ng dark pigmentation. It can be post-inflammatory hyperpigmentation or really an inborn type of periorbital hyperpigmentation. We have to find out if it's something that's congenital or yung ibig sabihin is nagkaroon na lang siya nito after a few years because of other underlying medical conditions. We can do several things to address it. We have some kinds of bleaching creams, also chemical peels can also address that pigmentation as well as laser treatment. Naging challenging kay Chari ang mga pangungutya sa kanya. Kumbaga wala siyang cure, kaya parang sabi sa akin na wala rin naman daw ako magagawa. Hindi ko siya pinapansin before, pero kasi growing up, lumaki ako sa parents na pinakita nila sa akin na parang, ay, normal ka. Nakaka-apekto siya sa mental health ng marami. Pero kasi, pag nalampasan niyo yung stage na to, kumbaga makakahinga ka ng malalim tapos masasabi mo sa sarili mo na kaya ko to. Kaya ang naging bawi ni Chari. Nakakita ko ng mga international models na unique. I use my flaws into my asset lang. Kumbaga, kung ito yung kinakatsaw nila sa akin before, ito yung naging pagkatao ko ngayon. I'm a freelance model. Ito yung kumbaga naging market cost. Ang saya ko na parang, kaya ko pala eh. Hindi naman ako naghanap ng any whitening or like any products with that. Maliban sa modeling, gumagawa rin ng pangalan si Chari bilang freelance events photographer. We all have flaws and insecurities. And magigain mo yung acceptance with yourself, with your family and friends. With that, hindi ka makakita ng ibang negativity sa ibang tao. Kasi kumbaga, nobody's perfect, di ba? Surround yourself with positive people na magsusupport sa inyo mentally and emotionally. Iba-iba man ang hubog, kulay at pananamit ng bawat isa, hindi naman ito sapat na dahilan para husgahan sila. Dahil sabi nga, we are uniquely created. Ako si Darlene Kai at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.